Hello po, magandang hapon po. Ako po pala si Roses Nitura. Ito po ang aking anak na may hydrocephalus o tubig sa ulo. Nais ko po sanang lumapit sa inyo, Kuya Isko Official at Sir Engineer Ruel Silipat upang madagdagan ang aming munting maliit na negosyo. Na aming pong negosyo ay jumpong lamang po. Ayun lamang po ang aking kinaya ng budget. Kaya po nagbabaka sakali ako na mapansin niyo po kami ng aking baby warrior para madagdagan po sana ang aming pinagkakaabalahan. Kaya po sana Kuya Charles at Sir Engineer si Lipat, sana po mapansin niyo po ako. Nagbabaka sakali po ako na matulungan niyo po kami ng anak ko. Please subscribe Kuya Isko Official. Alright, ayan po mga kaibigan, mga kuya. Ayan po, dito po muli ang inyong kuya, Kuya Isko Official. At meron naman po tayong puntahang isang nanghingi ng tulong sa atin. At sa simpleng tulong po, basta may paabot natin at tayo po ay masaya na. At yun nga po, kung bago ka lang po sa channel ko at di ka pa nakasubscribe, please pakiclick ng subscribe. Din pakidamay na rin ang notification bell para update po kayo sa ating mga upload na ginagawa. Ayan po mga kaibigan, at narito na tayo sa lugar na kung saan dito nakatira sila ate, na kung saan siya ang pangalan ay Roses, no? At yun na nga po, simpleng kahilingan lang po ang kanyang gusto, konting dagdag puhunan sa kanyang ginagawang negosyo, at syempre yung kagamitan na kung saan tayo po ay bumili nga ng baso, dahil isa rin po yun sa kanyang kahilingan. Simpleng hiling, natutupad, basta po gawin natin. At sa lahat po ng gustong tumulong, please tuloy-tuloy lang po natin pagtulong at pakisubscribe po sa ating channel Kuya Isko Official. At ito na nga po mga kaibigan, mga kababayan, at yun nga pagdating natin dito na kung saan sila dito nakatira ay naabutan natin na mayroon nga paninda, at totoong mayroong paninda dito sa kanilang harapan, sa kanilang tinitirahan, na kung saan ito nga ang tawagin ay champong. At yun nga, baso ang kanyang kailangan. At yun po, mayroon po tayong dalang bigas mula po kay Elmer Guzman po, na kung saan at ito nga po ay galing pa ng Pasay City at ating dinaanan, dahil nga po si Elmer Guzman ay isa na rin sa ating nag-sponsor sa nakaraang event. At yun nga, di rin nag-atubili nung ako'y nagsabi na magpunta ako rito at magdala ako ng tulong, at siya po ay nagpaabot agad ng bigas po para madala ko dito. Ayan po mga kaibigan, at tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta, at tuloy-tuloy lang po ang pagpanood ng ating mga videong upload. Ayan, maraming salamat po, itutuloy po natin. So ayan mga kuya, nandito na tayo sa bahay ni Pangalan. Roses Nitura, dito sa May Las Piñas. So, nakarating tayo dito at ayan nga, ito yung paninda niya pala. Sininda niya tayo ng video dito. So, ang mga tinitinda mga ati ay champong? Jampong. Ano yun? Ano yung? Yung noodles po na may mga flavor din po sa iba't ibang flavor po. Ano yung gawan China? O gawan Las Piñas? Sa Las Piñas po. So, ayan. Saan yung baso? Ayan, ayan. So, yan ba yung kailangan mo? Opo, kasi opo, yun po. So, ayan. Nag-message siya sa atin. Kailangan niya ng mga ganito. Papakayan laki nito. Para dito sa... Ayan. Pareho. So, binilan natin siya ng ganito. Ayan, atin. Pang-dab-dab-dab sa baso mo. Din ayan, nagbigay din ng bigas si Sir Elmer George Guzman po. Elmer George Guzman sir, ayan, may din bigas. Ayan, may bigay sa bigas. Ayan na nga mga kaibigan, at tayo po ay papasok sa loob na kung saan ako po ay nagulat na kung titingnan nga natin ay napakalaki ng bahay at napakaganda. Ngunit huwag ka po mga kaibigan, ito pala ay makikiraan lang tayo, dahil nga po ang kanilang tinitirhan ay nandito pa banda sa looban. So kaya ako po ay nagulat din, akala ko ay ito na yon mismo ang kanilang tinitirhang bahay.
Ngunit ito pala ang ating pupuntahan ay narito pa sa bandang itaas na kung saan sila po ay nagririnta o nag-uupa sa halagang 1/8 sa isang maliit na kwarto. So ayan po ang ating pinuntahan dito, no, at tayo po ay humanga nga sa mga ganitong tao na kung saan ay talagang gumagawa ng paraan kahit na sa ganun pamang buhay ay para lang mabuhay ng maayos. At yun nga, sa pamamagitan nagpagtinda-tinda, simpleng tinda, at least merong kita sa araw-araw, ay nagagawa ng paraan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. So ayan po mga kaibigan, ito na po yung mismong kwarto nila na kung saan sakto lang talaga sila dito matulog. Ayan po mga kuya, andito tayo sa bahay ni Roses Nitora. Siya yung isa sa may anak na hydrocephalus, no? So ayan po, yun yung bata. Napasugod tayo dito kasi may video siyang sinin sa atin. Hingi siya ng pandagdag ng puna doon sa kanyang ano, sa kanyang tinitinda. So anong pinagkakitaan nyo, ate? Yung jumpong po na tinitinda po namin, awa po ng Diyos, yung pinitinda po na gagamit po namin sa pangangailangan po namin. Ah, so maraming bumibili pala, ano? Medyo po, pag ano, minsan lang pag umaga po wala eh, pag gantong oras lang po. Ayan na nga po mga kaibigan, no, based po sa aking pagkikipagkwentuhan kay ate, at siya nga ay medyo bata pa, no, 19 years old, at mayroon na siyang dalawang anak, at ang kanyang asawa naman ay pa-extra-extra lamang sa trabaho at walang permanent na talagang pinapasukan. At si ate po mga kaibigan ay nakilala niya tayo doon sa nasabing event sa mga nakaraang araw na kung saan pa-event po ni Miss Lex Queen, at maraming bata po nakatulad nito na mayroong sakit na hydrocephalus. Actually po sa noong event na yon ay mas marami pang mas malala dito, at sobrang malalaki ang ulo, no? Ngunit si ate kasi ay ito po ay nakapag-message kaagad sa atin, at yun nga po, nabigyan po natin kaagad ng tugon ang kanyang simpleng kahilingan. At ngunit ay simple nga lang, basta mahalaga is nakatulong tayo sa ating kapwa at masaya na po tayo roon. So ito po ang ating nakikita, yan po yung bata na kung saan merong sakit na hydrocephalus, na kung saan yun nga yung merong tubig sa kanyang ulo, at ito nga po ay na-opera na, at kaya siya ay medyo lumit na ng kaunti. At yun nga ay may tubo pa raw itong nakalagay dito sa badang likuran. At yun nga, makikita naman natin na siya ay masigla na rin at nakakapaglaro ng katulad ng normal na bata. So ayan po mga kaibigan, sa mga gustong magbigay ng tulong or sa mga gustong magbigay ng paabot ng tulong dito sa mga katulad nitong mga may kapansanan or mayroong sakit na hydrocephalus na kung saan kung tawagin ay mga batang warrior or warrior babies. Ayan po mga kaibigan, ayan po sa mga kabilangan ng lahat ng kanilang dinanas sa kanilang buhay ay tuloy-tuloy pa rin ang laban, at yun na nga po gumagawa ng mga paraan kung paano po mai-survive ang pang-araw-araw at gamutan ng nasabing bata. At ito nga po ay wala nga silang permanent na trabaho. Yung kanyang asawa ay pa-extra-extra lamang sa pagtatrabaho at hindi permanente, at hindi ganun kalakihan yung kanyang sweldo. Ngunit yun nga, umaasa na rin lang po sa mga bigay-bigay o sa mga nagbibigay o nagpapaabot ng tulong sa kanila. Dahil nga po, itong bata ay nagagamot, at yun nga po, at sa kanilang pang-araw-araw. So ayan, sana po sa mga panood, no, katulad nga nito, at isa sila sa mga pinupunduhan natin, mga batang may anak na warrior, mga tulad nito. Pero kahit pa paano, ito nakakapaglaro eh. Parang normal lang din siya. Hindi kagaya nung ibang bata talaga na nakahiga lang talaga, so sobrang laki ng ulo. So ayan ate, at yan, bigyan kita ng pandagdag doon sa magkano ba yung ano ninyo dyan? Yung capital nyo sa ano? 1.5 po. 1.5 yun? Opo, isang may noodles pa lang po. Na ano na agad eh. Ayan. So ito ate, pandagdag lang muna ito sa ano nyo, sa pang bili-bili nyo dito, no? O doon sa kalimba ninyo. Opo.
may bigas naman tayo dyan at meron naman din baso. So sana meron pang madagdagan pa yung ating pondo sa ating team Malasakit para sa mga batang warrior, kasi marami po tayong aabutan ng tulong, marami po tayong bibigyan ng tulong, hindi lang po sila, marami pa po yung mga may batang anak na warrior. So ayan natin, anong masasabi mo tayo sa vlog natin, sa video natin? Maraming salamat po Sir Isko, tsaka kay Sir Elmer po, sa bumubuo po ng vlog po na to. Maraming salamat po. Yan, sa team Malasakit, at sana po tuloy-tuloy yung pag-iipon natin ang pundo, at hindi lang ito, at marami pa po tayong pwedeng tulungan. Ay, nagwawala na si Bibi. So ayan, thank you very much po, at ito po'y sadya lang namin na ihati dito yung tulong, yung bigas na mura kay Sir Elmer Guzman, at yung baso nga na binili natin para doon sa kanilang negosyo. Then nagbigay tayo ng konting cash para doon sa dagdag sa kanilang negosyo. Okay po, at thank you Ate, ha. Salamat. Thank you po. Oo, so thank you very much. So kami po ay hindi na rin magtatagal. Bye. Kasi nagwawala na si Bibi. Bye. Bye. Bye-bye na ikaw, babe. Fly kiss. Bye-bye ikaw, bye-bye. Bye-bye po, fly kiss. Alright, ayan po mga kaibigan, no, na kung saan meron naman tayong ilang video na katulad nga nito, at ako nga ay humahanga dahil sa kabila ng kanilang buhay, sa kabila ng kanilang dinaranas, na kung saan merong anak na ganito, merong mga kapansanan, pero nakita pa rin natin yung kanilang mga magagandang ngiti at parang walang problema at talagang super laban lamang sa buhay. So ganun lang po kasimple po mga kaibigan, laban lang tayo at tuloy lang ang buhay, tuloy ang pagsisikap, at may araw din na tayo po ay luluwag. Maraming maraming salamat po, sana po hanggang sa dulo napanood ninyo pong video na ito, at maraming maraming salamat sa mga nanood ng video na ito. Mga kuya, so hanggang dito na yung video natin, at natagpuan natin yung process. Ayan, may mga fans na yun. Hi kayo sa camera. Hi! Ayan mga kuya, at nakauwi na rin tayo, at na meron na naman tayong isang natira ng tulong. So, thank you very much.